MS Teams sa Schoolbook. So ang gagawin niyo po pag magsi-schedule po kayo ng class sa inyong mga subject, punta po muna kayo sa subject niyo. Yan. Tapos i-activate po ang calendar. So paano po natin i-activate yung calendar? Go to admin sa loob ng class, go to tabs, then look for calendar, i-activate po. Once activated yung calendar, click nyo lang po calendar over here. Then, select. So, lalabas na po yan. Select nyo po yung day. Kailan kayo mag la-live conference for your class. So, kunyari bukas. Click nyo lang po yan, yung date sa calendar. Tapos, lagay natin dito, virtual class. And then, after po malagay yung virtual class, ito po, kahit di nyo na po ito galawin, okay na po yan. Click nyo po itong description. Description over here. And then, mapapansin nyo po dito, may nakalagay na MS Teams meeting. Okay, and then after that, click MS Teams. Tayin po natin mag-load. Pag nag-load na po yan, click lang create meeting link. So, pag hindi po kayo nakalagin, i-ask po niya kayo na to log in with your Office 365 account. So, log in lang po natin yung ginagamit nating email na Office 365. Then add a title, virtual class. Tapos yung date, tsaka po yung time. Then, so lagay natin dito 10:30. 10:30. Select create. Ta-da! Then, automatic na dito na po yung link. Ang suggestion ko po, and this is, ito din po yung palagi kong ginagamit, i-RSVP nyo po. Go to miscellaneous and then click RSVP. And then click post to newsfeed also. So that yung mga estudyante po, makakapag-RSVP sila, na-attend sila, parang attendance nyo na din yon. And then after that, you save it. Save. And then, eto na po siya. So pag kinlik po ng mga estudyante yan, mag-open na po ang MS Teams nyo. Yan. Ganun lang po siya kadali gamitin. So you can do it here in the calendar or anywhere in your school book na meron pong editor. So, kahit kunyari sa loob po ng lesson, yan, tapos gusto nyo mag-add ng page, makikita nyo pa rin po yung MS Teams na icon. So, mas maganda po kung sa calendar nyo gagawin. Calendar within your course. Hindi po dito sa calendar kasi po itong calendar na to, general calendar yan. Ito yung specific to your course. This is your course calendar. So, mas maganda dyan nyo po ilalagay. Yan. So, meron na tayong MS Teams implementation for Schoolbook. I-share ko po yung recording nun mamaya.